É sua kaya sa inyo mga mga to, kay Matt! Hmm? Lahat par sa ating lahat! Podcast video mga kalapatid! Is! Mapahang araw! Ibabalisa natin! Yung manyakis na kalapatid natin mga kalapasan si X-Makin! Si kalapatid ni X-Makin na! So yung sexy Victor na niregalo niya sa atin nung nagpasyal tayo sa kanila! Kaya ang gusto niyo makita at malaman kung sino kabalis niya! Samahan niyo kami ni Bullet! Let's go! So ay mga kalabasan, naputol na udlot na naman yung ating open loop sa mga kalapati natin. Baka ngayong araw sana is naglo-loplay na sila. Ang problema, umuulan na naman mga kalabasan. Shoutout nga pala sa pooling nung kabilang club, wala kaming pinang-entry kasi wala pa kaming napapalipad. So sila meron mga kasi ganyan yung first lap nila, 2 laps pooling ata yun kung di ako nagkakamali. Sa club ng APA mga kalapati sa no? Kung titigan yung camera, titigan mo. So ngayon, babaris na natin, dalawang pares na kalapati. Kahit na maulan mga kalabasan, kasi meron tayong binaklas na mga kalapati rin sa breeder cage natin. And then pinahinga natin muna sila pansamantala kasi grabe na yung paglulugon nila mga kalapati sa no? Pero kay Idol X Makila, walang tigil yon. Kahit maglugon, doon na sila nagmumulting mga kalapati. So ipaparis natin na isa pa, actually yung ibon ni X Makina, nandun na kahapon ko pa yung pinares. Itong pairing naman na to mga kalabas, ngayon natin sila ipapares kasi meron akong biglaan na bisita kahapon. So naudlot yung ating bagpe-pairing. At eto nga yung isa, so yung ibon na galing kay Sir Tamang Inala, shoutout po kay Sir Tamang Inala, yung stitch na binigay niya sa atin. Eto na, yung magulang mga kalapatids nung panlaro natin ng OLR. Wow! So kukuha na natin ang panlaro natin sa ERPC mga kalapatid sa next year race. Ayan. So ito yung una nating ilalagay doon kasi umuulan nga mga kalapatid sa mabasa yung camera natin at the same time yung ating cameraman, ang pogi pa naman. So mga kalapatid sa baka magkasakit si Bullet. So dito na lang siya and then ako na lang maglalagay doon sa may breeder cage natin. Papawa ko lang saglit to kasi kailangan natin magkapote kapag umuulan mga kasi so, meron pa nga pala kaming DIY na kapote dito mga kalas, ginawa namin ni Bullet. So yung mga sako ng mga pinagbila natin ng feeds, yung ginawa namin muna ng kapote ngayon, ayan, di ba? So DIY mga kas, parang di tayo mabasa kasi baka magkasakit tayo. Dalawa yan. Mahirap na, dalawa to kay Bullet yung isa, yun o. So pero dito na lang muna si Bullet banda. I-video na lang niya tayo mga kalapat, mamaya na natin papakita doon pag natapos na tayo mag-pairing. Kunin na natin yung magiging kapares nung ibon ni Sir Tamang Inala mga kalapat. Ano, syempre, di naman pwedeng walang kapares yon. So, dito sa cock section natin. So, ito yung available mga... ito yung available mga kalapat. It's na pwede natin ipares sa kanya. At the same time, ito yung nasa condition mga kalapat. Kasi yung iba nagmo-mold. Yung iba katatapos lang sa breeding. So, itong black check mga kalapatid, kagaya ito. Kagaya. Ito yung ano natin, ito yung prepare natin. Tingnan nyo, sobrang gwapo niya, sobrang ganda niya. Black check siya mga kalapatid, mga paborito pa nating kulay. Ayan, ang ganda-ganda. So, shoutout nga pala sa pinanggalingan nito mga kalapatid. Ayan, grabe, ganda. Itsura pa lang mga kalapatid, ano, mukha ng warrior na warrior yung datingan. Ito yung prepare natin sa kanya, isang stitch. So, pares silang stitch mga kalapatid. Ito yung pinaris natin para sa ganon. Same line yung gagawin natin, pero hindi sila inbreed. Magkaiba silang pinanggalingan na stitch mga kalapatis. Ano, ang ganda na ito. Sobrang kinis na. So ito yung papares natin. Sana magpares na pares na sila kapag nilagay natin itong cock. Para sa ganun is mabilis natin sila mapaitlog. Kasi kapag pares na pares yung kalapati natin, isa lang ang tendensing mangyari nun. Madali sila mag-pair, madali rin sila mangitlog, madali sila makapagpalabas ng kanilang mga offspring. Doon na tayo mga kalapatis. Ano, kasi nandun na nga yung pinares natin na ibon X Makina. So, ito na lang idadali natin doon. Ayan, pagsusutin lang din natin si Bullet ng ginawa niyang kapote. Pag-alas na ginawa yan, makakalapas yung kapote niya. Itong mahirap kapag tag-ulan, makakalapas, ano? Pero kailangan nating ano, kailangan natin magsipag. Hindi tayo pwedeng basta umuulan is, wag naman sobrang lakas, baka bumabag yun na nagbablog pa rin tayo. So, dapat lang yung mga patila-tila, patilain nyo muna bago kayo mag-vlog para sa ganun. Safety first din tayo, mga kalapatid. So, syempre, pinaprevent natin yung mga kalapati natin na huwag magkasakit. Especially tayo rin dapat mga pansir. Ingatan din natin yung sarili natin na huwag tayong masaktan, huwag tayong iwanan. So, dapat mahalin tayo. Ikilig ka na naman dyan. So, dito lalagay na natin, mga kalapatid, yung ibon. Sana magpares sila agad, mga kalapatid. Magkaibang kulay.
black check sa blue bar, pares natin paborito. Magpares ng kulay. Kailing niya mga kalapatis, ano? Kaya kung makikita natin, barakulista, sabi nga ni Kuya Mosh, itong kak natin, kung makikita niyo, ayan. So, yung hin naman natin, kapag bamasdan natin, kung uupo agad-agad yan, kasi kung yung ibon nyo mga kalabas is pares na pares, ibig sabihin, nasa condition talaga. So, hindi kayo mahirapan mag-pairing yan. Kasi sa una talaga, magbubugbugan yan silang dalawa kapag hindi sila condition. Pero kapag kaya ganyan, nasa wastong edad na sila, nasa tama na yung kanilang maturity mga kalabas, yung pag-iisip nila, is hindi na kayo mahirapan yan. Katulad nga yan, hindi niya binubugbug yung hin. So, kagandahan yan, mga kalas, ano, mabilis nila magpe-pair. So, isang technique, mga kalas, para mapabilis yung mapaano yung kalapati ninyo, make sure na sa isang taon, kasi dito sa loop natin, isang taon, mga kalas, bago tayo mag-pair ng kalapati. Lalo na sa hen, pero sa kak, kahit mga 5 months, pwede na daw, mga kalapati, ano, sabi nila sa akin, na mga veterano ng pansir, unlike sa hen, na kailangan, mga kalas, talaga fully matured, kaya 1 year natin sila bago i-pair. At eto nga Max, sumako tayo rito sa ibon ng Manyaki Slime mga kalabas. Tingnan nyo naman, kapapares ko lang sila kahapon. May itlog na agad. Diyos mo, marmar, ganto ka tinding ibon ng ex-makina mga sa itlog nyo. So may isa na agad. So pinares natin kalapati dito is yung ating dyan na Arden mga kalapati. Ayan, ito yung pinares natin, yung ibon ng ex-makina mga kalapati. Ano, akala ko dati hen, kaya pala kak. So, ito yung sexy Victor, mga kalawas, na regalo sa atin na Idol X Machina. So, kung titignan nyo, mga kasi, yung personal Sir X Machina, mga kasi, yung kulay blue na yan. Ayan, o, X Machina. Diba? Rudel Salazar, mga kalawas, tas naka-PHA siya. So, yung kak dito is itong ibon ni Sir Idol X Machina, mga kalawas, at yung hen natin, yung dyan na Arden. Kahapon ko lang yan, pinares! Mamatay na sinungaling, mga kalawas, ano? Nangitlog na sila agad, tingnan nyo, ayan, o. Kabilis, mga kalawas, ganyan talaga kapag yung ibon ninyo is naka-condition na talaga mga kalapas, ano, mabilis sila mangitlog. So yung iba umaabot ng 5 to 7 days, minsan hanggang 12 days pa. Pero eto kahapon lang nangitlog na agad mga kalapatids. Kaya lang, ang gagawin natin dito, yung unang itlog nila tatanggalin natin. Para sigurado tayong manggagaling dito sa lahi ng ibon ex makina, yung ilalabas nilang anak mga kalas para 100% sure tayo, pwede nyo rin yung gawin. Sa unang itlog, sa unang pairing ninyo, tanggalin nyo muna. Kung hindi naman kayo nagmamadali sa breeding, mga kalas, kung lalo na kung advanced breeding kayo, para na ganun, sigurado yung breeding ninyo, sila yung lahi nun, mga kalapatids. Basta lagi natin pangakatandaan, mga kalapatids, nun ang breeding is gold yan. Yan ang pinaka number one sa pag-aalaga po ng pangkarerang kalapati, mga kalas. Kailangan natin i-consider, bago natin ipares yung mga kalapati natin, na i-condition muna sila. So, yung mga 1 month preparation, nandiyan na yan, given na. Marami na nagbibigay niyan, lalo na yung mga veteranong nagkakalapate, mga kalapas, ano, gawin natin yan para sa ganun, healthy yung mga ilalabas nila. At the same time, healthy rin yung mga breeder natin na hindi sila magkakasakit during nasa breeding season sila, mga kalapatis, ano. Sana maging maganda yung ilalabas nito, mga kalapatis, kasi kukuhanan din natin ito ng mga pang-future breeder natin kasi hindi natin sasayangin yung pagkakataon na meron tayo ng lahi ng sexy Victor ni Idol Rudel Salazar, mga kalapatis, ano, kasi mali, hindi natin alam kung magkaroon ng aksidente, so kailangan natin muna silang paramihin. Pero kukuhanan din natin sila ng panlaro natin ngayon. Susubukan natin sila nitong South, mga kalapatids, ano, next year. Tingnan natin kung magiging maganda performance at magiging breeding natin dito sa pairing natin na to, mga kalapatids, ano. Sexy Victor cross sa dyan na Arden natin, sa leader line natin. Sana pumalo, mga kalapatids. So yun yung mga technique and paraan upang maging maganda yung pairing natin at the same time yung breeding natin. So napakarami pang kulang dito sa loob about sa breeding kasi hanggang ngayon patuloy pa rin tayo nag-aaral kasi walang katapusang pag-aaral about sa breeding mga kalabas kasi taon-taon, buwan-buwan, merong mga nadadagdag, merong mga nababago. So it's up na lang sa atin kung ano susundin natin, kung ano nang tayo hiyang, kung saan tayo pabor, kung saan tayo hindi mahihirapan sa breeding season mga kalabas kasi ang breeding napakagastos niya, napakahektik. Napaka kailangan tutukan. Hindi pwede natin kailangan ipabaliwalain yan mga kalapatids, ano, kasi yung magiging warrior natin yung mga ilalabas nila mga kalapatids. So iba naman naman ako ng like kung nagustuhan yung video natin at kung mayroon ka nakuha tips and technique about po sa pag-aalaga ng kalapati mga kasi siyang makakatulong sa atin na patuloy nating mapangalagaan na healthy yung ating mga breeder. Simula ni pare sila hanggang isa i-break natin sila mga kalapatids, ano. Dami na nagigvlog ng kalapate, marami na tayong makukuha na ng idea. Basta make sure lang na huwag natin mapabayaan pag pinasok ninyo itong pag-aalaga po ng karerang pangkarerang kalapate mga kalapatids. So maraming salamat po sa patuloy na panunood at pag-suporta sa ating YouTube channel mga kalapatids. Iwan na ako ni Bullet kasi nag-vlog na siya. Tumila na kasing ulan mga kalapatids, ano. And syempre, hindi nyo kalimutan supportan yung mga tropa natin, especially mga nagsisimula, na huwag natin kalimutan nung kung saan tayo nagsimula.
kung gaano kahirap magsimula. Kaya hiningi ko po yung tulong ninyo sa mga kapwa natin pigeon vlogger na patuloy na nag-iikayat at nagbibigay ng mga mensahe upang mas lalo natin mapalago at mapalawak itong industriya ng pagkakalapati dito po sa ating bansang Pilipinas, mga kalapat. Saludo sa inyong lahat, shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa panonood. Ingat, mga kalapatid.